Hi guys, good morning. And ako na naman ulit. So, it's 8:45 a.m. and kakagising ko lang, hindi pa ako bubangon simula kanina. So, ang plan ko today is magpalaba, magpa-laundry ako. Wait lang, nakakangalay pala din ito. Yun, so kagabi naisip ko bago matulog, ano kaya kung gumawa ako ng vlog about a day in my life? So, marami akong napapanood sa YouTube, gumagawa sila ng ganito. Merong a week in my life, may a day in my life, kaso matrabaho yung a week in my life kasi marami kang videohan or araw-araw kang gagawa ng video and then gagawin mo siyang isang buong vlog. So since may trabaho yon, mas pinili ko na lang yung mas madaling gawin. Oops, pumiyak ako. Which is yung a day in my life. Ayan. So hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong araw, wala pa akong idea. Pero ayun nga, try kong i-document lahat ng activities ko for today and then i-update ko kayo. So ayan. So kita-kita ulit tayo maya-maya. And sana ma-entertain ko ulit kayo and sana matapos nyo or panoorin nyo siya hanggang sa dulo. So thank you guys. Kita-kits mamaya. And so magpapalaba ako ngayon. Ito yung laundry ko. Every 2 weeks ako nagpapalaundry. And dito ako nagpapalaba. So, papalaba muna ako. So, ngayon mag-grocery lang ako saglit kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-grocery at bumibili ng stock. So, actually ngayon lang ako mag-grocery, ang tagal na. Siguro mga 2 weeks na nung last time ako lumabas. Tinatamad kasi ako nung pumunta rito, medyo malayo sa bahay. So, ewan ko kung naririnig nyo ako, medyo malakas yung sound nila dito kaya nasasapawan yung boses ko. Ayan, so balikan ko pa yung mamaya guys pag nasa bahay na ako. Thank you! So kakakuha ko lang nitong aking pinalaundry na mga damit. Gusto ko talaga magpalaba dun sa kanila kasi ang ganda ng, you know, sobrang ganda ng pagkatupi. At saka, pag tinanggal mo yung mga damit galing dyan sa pagkakatupi nila, ang init. Kahit ilang araw mo pa siyang tanggalin dyan sa pagkakaplastic na yan, pag tinanggal mo isa-isa yung damit, pag sinuot mo, ramdam mo na parang ang warm nung lahat ng mga tinupi nila. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Gusto ko nga itanong minsan eh. Kasi last time, di kinuha ko tong pinalaba ko. Tapos naligo ako. Pagkakuha ko, ilang oras na yun nandun sa kanila eh. Tinupi na nila tapos siguro mga 2 hours na nakapack dito sa bag na to tsaka sa plastic. Nung sinuot ko yung damit, ang init. Hindi ko alam kung bakit ganoon. So sabi ko, ang sarap magsuot ng mainit na damit. Tapos the following day, kumuha uli ako ng damit kasi hindi ko siya nilalagay agad sa damitan ko. Pagkakuha ko ng ilang damit, pagsuot ko, ang init pa rin. Yung parang bagong tiklop. Kaya gusto ko magpalaba kasi ang galing-galing. Tuwang-tuwa ako. Tsaka malinis yung laba nila, in fairness. So, ayan. So, ang pawis ko na. Maligo na muna ako. Ayan. So, kalat ang aking mga piyesa. Actually, sa mga hindi nakakalam, ako po ay isang korista. Isa po ako member ng choir at nagtuturo din ako ng choir. May mga handle akong choir sa church. Kaso since sobrang tagal ng walang simba at walang church, walang gathering nga. So ang tagal namin hindi nakapag-practice. So inaayos ko itong mga piyesa ko na nandito kasi nagtambak na sila. Ayan, ito. Ang dami nito, promise. So, ito mga piece na to ay in-order ko to sa US.
And then, nitong lockdown, nagdatingan sila. Kaya nadagdagan na naman sila. Actually, hindi ko pa sila na sort out ng by team or by alphabet. Pero yun, siguro yun ang gagawin ko ngayon kasi mamaya may meeting kami sa work. Kaya kailangan kong matapos ito. Well, saglit lang naman siguro ito ayusin. Pag ano-ano ko lang. Pag samasamahin ko lang siguro yung mga team nitong mga songs na to. Okay, so baltaan ko kayo mamaya pag natapos na ako kasi medyo ang init. Pinatay ko na naman yung fan kasi nga sabi ko, pag may fan ako, maririnig na naman sa video yung ingay. So ayoko pakita yung mukha ko ngayon kasi kung nakita nyo lang yung struggle ko talaga pag nagba-vlog or nagbi-video, sobrang pawisan po ako dito sa kabilang banda. So ayoko po ipakita yung mukha ko na naglalawa po ng mantika. So sige, babalikan ko kayo mamaya kasi ayusin ko lang ta. Ayan, so kakatapos ko lang mag-ayos ng mga pyesa. And kakatapos ko lang din maligo, pero eto na po siya. Nagpapawis na ako. 30 minutes pa lang ang nakalipas, pero nagpapawis na ako kasi pinatay ko yung fan kanina. Pero ngayon, nakabukas na siya. Medyo tinagilid ko lang kasi masyadong umuugong na naman ito panigurado sa video. So ayun, may dumating ako na something galing kay Ate Jo Sabado. Ate Jo, thank you, natanggap ko na ito ay from Essensa Natural. So actually, lagi akong umu-order sa kanya nito. Siguro mga apat na buwan na ata. Apat na buwan. Itong parang Bumera juice. Ito is sobrang ganda ng effect sa akin kasi marami siyang mga health benefits na nagagawa sa katawan natin. So ayun, tapos pinadalhan niya uli ako ng... Every time na bumibili ako sa kanya, every time na umorder ako, meron siyang binibigay na something na free. So, pakita ko siya mamaya sa video. Since ngayong araw ko lang din naman natanggap to, and then gumagawa ako ng video ko ano yung ang mangyayari ngayon sa buong araw ko. So, ipakikita ko na rin sa inyo kung ano yung laman. Okay, so sana hindi masyadong maingay yung fan, pero nakatagilid siya doon. Hindi naman siya masyado siguro rinig. Pasensya na po talaga. Next time po mag-unbox tayo ng aircon para pag may budget na, para hindi na po tayo na iingayan sa mga ingay sa paligid. Okay, so saglit na papakita ko sa inyo yung laman nung pinadala sa akin ni Ate Jo. Ayan, so ito yung pinadala sa akin kanina, dineliver ito ng Lala Move kasi wala pang mga transportation ngayon. So yun ang way para madala siya dito sa akin. So ito yung mga juice, may... Ayan, sa loob. And then, ayun yung freeway. Wait. Tingnan natin kung ano yung binigay ni Ate Jo. Vitamin C. Wow, ang ganda. Oh, Ate Jo, thank you. The Skincare Deluxe Series. Ang galing, bago siguro to. Ngayon ko lang to nakita. So, tingnan natin. Oops. Galing-galing. Wow. May toner. May itong sabon. Ang galing. Set talaga siya. And then may mga lotion na maliliit. Lotion nga ba ito? Night cream and SPF. O, night cream and then day cream. Kasi sunscreen siya eh. Galing, ang galing. Thank you, Ate Jo. Hindi talaga to nakakalimot sa akin si Ate Jo magbigay. Every time na bumibili ako talagang may mga free siya. Yung mga fini-free pa niya ang mamahal. Thank you, Ate Jo. God bless. Ayan. So, ito yung natanggap ko ngayon sa Essensa Natural. Well, talagang gusto ko to isama sa vlog ko kasi gumagamit din talaga ako nito. And then, syempre, natanggap ko to ngayong araw na to. Since yun nga, sabi ko nga kanina, gumagawa ako ng vlog sa buong araw na dalaan ngayong araw. So, minarapat ko na isama to. So, Ate Jo, thank you talaga. Super, 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 super. Thank you. Ngayon, actually, hinihintay ko matapos itong isa kong vlog na tungkol sa celebrity perfume. Ayan. So, actually, kanina ko pa tong umaga in-upload. Kaso, nag-stuck siya sa 70, kaya inulit ko uli. Ngayon, ayan, inulit ko uli siya ng upload 74 na sana matapos na kasi kanina pa dapat ito mag-premiere.
Kasi yun nga, dahil pabagal-bagal yung wifi ko, actually prepaid wifi lang yung gamit ko sa house. Kaya, ayan, medyo isang taon. Ayan, so hinihintay ko siya matapos. And then nagbo-vlog din ako habang ina-upload tong isang vlog ko, nagbo-vlog din ako para sa susunod ko na ipo-post din sa akin channel. So ayan, sana matapos na itong my celebrity perfume collection. So sana napanood niyo to. The time na i-post ko to, tong bago kong kinukunan itong mismong video na ginagawa ko ngayon, for sure nasa channel ko na tong my celebrity perfume. So sana panoorin niyo din ha, lalo sa mga mahilig sa perfume. Ayan, so medyo chill ako ngayon kasi mamayang gabi meron kaming meeting sa work. Sa Zoom ata, hindi ko alam. So ayan, hintayin ko to. Meron akong papakita sa inyo na isang song na gustong-gusto ko. Last week pa. Hanggang ngayon, parang yun lang ata naman ng utak ko. Kahit anong gawin ko, kinakanta ko siya sa isip. So pakita ko sa inyo yung song, pero hindi ko pa parinig yung buong kanta kasi baka makapiray tayo. Ayan, so sana matapos na to kasi ang tagal niya na yan, 75 na siya. So sana maya naka-premiere to mamayang 6 ata. So sana makahabol, alas 4 na. Okay, sige, so mamaya uli. Ayan, so kung mapapansin nyo, mag-iiba yung quality ng video kasi ginamit ko yung iPad pang video para mapakita ko tong song na talagang na-LSS ako ngayong araw. Ayan, so ito yung kanta ng SB19 na bago nilang ni-release na Get In The Zone, SB19 first album, yung Hanggang Sa Huli. Ang ganda nito, bakit ganon? Ang ganda-ganda, sobrang LSS ako simula kaninang umaga hanggang ang dami ko na napuntahan. Yun yung lagi kong kinakanta pag nasa daan na ako pa uwi. At saka lagi ko naiisip, ang galing-galing itong Hanggang Sa Huli ay kinumpos ni Sejun. Yes, kung hindi ako nakakamali, oo, kinumpos ni Sejun. And then, nirecord nila sa Korea. Ang ganda-ganda nung uwi, ang ganda-ganda nung ano, arrangement ng song. Parang ang lakas Korean K-drama, as in, kung may time kayong pakinggan or meron kayong mga Spotify Premium, pakinggan nyo siya, as in, ang ganda, ang ganda. Hindi ako nagsasawang ulit-ulitin. Sobrang the best. Ito na yung pinaka top 1 na gusto ko na nilabas nila sa album na to. And then, ayun nga, actually fan ako nila, I stan SB19. And then, pangarap ko talaga makita din sila ngayong year, kaso every time na nagkakaroon sila ng mga performance and concert, hindi ako nakapunta kasi laging sold out. Grabe, parang 5 minutes, 10 minutes, ubos na agad yung ticket. And then ayun, so lalo na ngayon, nagka-COVID, hindi ko sila lalong makita. Pero yun nga, ang ganda-ganda ng kantang to, well, gusto kong i-play, kaso baka makapiright tayo. Pakinggan nyo na lang siya sa YouTube or sa Spotify kung wala kayong premium. Ang ganda, sobrang para silang mga Korean na pinagtagalog. Yung mga vibrato nila, kuwang-kuwa, Korean, paano kaya nila nagagawa? Sobrang amazed, sobrang hands down ako sa mga to, ang gagaling talaga. So yan, pakinggan nyo siya, so sinama ko rin siya sa vlog ko kasi ngayong araw, eto lang ata yung pinapatugtog ko. Actually, low bat yung speaker ko, tina-charge ko lang siya, and then pag na-full charge yun, humanda, ito lang ang patutugtugin ko hanggang mamaya pagtulog ko. So, yan, sobrang fanatic ako ng SB19. So, pakinggan nyo to. Maganda. Sobra. So, ito, papakita ko rin sa inyo yung aking perfume of the day. Actually, ganito ko eh. Since hindi nga ako nakakalabas at nandito lang ako sa bahay most of the time, nagpapabango na lang ako dito para kahit paano nagagamit ko yung mga pabango ko. So ayan, nakikita nyo dun sa may paahan ko, may Armani dun, tsaka yung Ariana Grande. Nandiyan lang sila sa tabi ko. Para natutuwa ako na makita sila pagkagising ko. Nandiyan sila, diba? Sobrang addict lang talaga sa perfume. So ito yung aking scent of the day. Itong Jimmy Choo by Jimmy Choo. Ayan, so yun ang name niya, Jimmy Choo by Jimmy Choo. Tama ba ako? Tignan natin. Ayan, nakalagay. Pero andun yung box niya sa cabinet. Yan, Jimmy Choo by Jimmy Choo. Ito yung original. Ito yung unang-unang perfume na nilabas ng Jimmy Choo. Ito ay EDP
And then 100 ml. Ito ay sobrang tamis ng amoy. Kaamoy ito ng Chanel na Mademoiselle. Chanel Mademoiselle. Ayan. Meron din ako ng Chanel Mademoiselle na yun. Magkaamoy sila. Kaya yung Chanel na yun paubos na. So nung naamoy ko, sabi ko magkasame lang sila. Magkasame lang sila ng amoy. Ayan. So yun nga, pag nandito ako sa bahay, nagpapabango din ako kasi nga wala lang, gusto ko lang mabango ko kahit na sa bahay, kahit wala naman akong papabanguhan, nagpapabango ako para iba rin kasi pag may nagpapabango eh. I mean, iba yung feeling pag mabango ka, parang ang fresh mo lagi, kahit mainit sa labas, amoy bagong ligo ka, kahit hindi. So ayan, so naging perfume review na naman ito, wala lang kasi ganyan ako eh, nagsisend of the day ako araw-araw. So, yan. Sama ko lang din siya para may pangdagdag sa vlog. So, ayan guys. Malapit na maggabi. Mag-aalas 6 na. So, meron akong lesson ngayon na isa. Isa lang ngayong araw na to. Buti na lang isa lang ang lesson ko. Medyo nakapagpahinga ako ng matagal. So, meron akong estudyante ngayon ng 6 to 7. And then, mamaya may meeting kami sa work. So, ayan. Pawis na naman ako. So, ayan, siya yung estudyante ko ngayon, nag-iisa-isa. Kasi yung iba kong estudyante, nag-lesson na sila nung Sunday. Kaya, siya yung natira ngayon. Isa lang siya talaga. And then, ayan, meron ako ditong bigay ni Ate Beth. Thank you, Ate Beth, sa show po. Meron ako kakain habang nag-lesson. Ayan, so, actually, dalawa yung pinag-workan ko. Isa sa Music Army, and then sa Happy Piano. So, shout out po sa mga teacher ko, co-teacher ko sa Happy Piano kay Sir Val, and then sa Music Army kay Sir Russell, and then sa mga co-teacher ko din dyan. So, ayan. Lesson muna ako guys ha, kasi baka mapansin niya na nagbablog ako, lagot ako. So guys, ayan. So, andito ako ngayon sa aking higaan. Ito yung favorite kong tambayan / higaan kasi wala naman ako ibang tatambayan kasi maliit lang yung room ko. So, dito ako most of the time naka-chill. Yes. So, ayan. In 2 minutes magsa-start na yung online meeting namin sa work ko. And then actually lagi silang nagme-meeting nitong mga nakaraan kasi hindi ako lagi nakakasama kasi natataon na may estudyante ako. So this time, since isa nga lang yung lesson ko ngayong araw, makakasama tayo. So mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung mga nandun sa chat room. Pero yun nga, hindi nyo maririnig kasi naka-headset ako. So, pasensya na kung naririnig nyo yung fan ha, yung ugong kasi alam nyo naman na yung reason kung bakit may electric fan kasi pawisin tayo. So, ayan. So, yan. Ang lakas maka-Christmas ng aking design dito. Ayan. Sige. So, pabaltaan ko kayo mamaya kung anong mangyayari kung tapos na. And then, after nun, tug lang siguro ako ng piano saglit kasi ganun ako pag may bago ko matulog, magpindot-pindot lang ako saglit and then manonood ako ng isang episode siguro ng Goblin. Yung Goblin, sobrang tagal ko na pinapanood yan. Siguro isang taon na hindi ko matapos-tapos. Nasa episode 6 pa lang ata ako pero favorite ko yun. Gandang-ganda ako sa mga first episode pero yun hindi ko pa rin tapos hanggang ngayon. Ang tagal-tagal kasi isang oras naman ang bawat episode. So, try kong manood mamaya or Hotel de Luna. Basta kahit ano, yun yung pampatulog ko. So, ayan. Anong oras na? Alas 8 na. So, bye-bye. Balikan ko yung mamaya kasi for sure nagtatawag na dun sa group chat. Bye! Ayan, actually nagsisimula. Hindi pa pala nagsisimula. Naghihintayan pa lang. Ayan, so, ito yung aming boss. Ayan, si Ma'am King. Ayan, nakamute ako kasi baka marinig nila ako. Ayan, kompleto na ata kami. So, ayan, ito yung... Ayan, so, ayan guys ha, magsimula na kami ha. So, mamaya balikan ko kayo uli mamaya kasi magsa-start na kami. Ayan, yung, ito yung mga co-teacher ko. Ayan, so ito si Ma'am Keng. Sila yung... Ayan yung owner namin. And then, si Sir Russell. Ayan siya. Ayan, si Ma'am Melody, si Sir Migs. Si Sir Migs yun ng... Sir Migs yun ng Join the Club. Ayan. Ayan, si... Sir, ayan, si Sir Migs yun, yung nakakap ng Join the Club. So, ayan guys, yan si Sir Buji, yung drummer teacher namin. Okay, sige. Balikan ko kayo mamaya kasi magsisimula na kami. Bye!
And so ito yung boss namin sa Music Army. At yung topic nila ngayon yung about sa yung sa mga company na nagsasarado. So yun, marami talagang apektado na pati daw yung Jollibee magsasara yung 250 na stores nila. And then yung Shell, yung gasoline station na Shell, magko-close na din. Well, hindi yun lahat, pero marami ng Shell na branch ang magko-close. So isipin niyo yun. So yun, medyo sad yung news sa amin na medyo nag-drop yung aming enrollees for 5 months. Ayan, so ayun. So ayan, so balikan ko uli kayo ha, kasi baka ayan, ito si Ma'am Keng, yung owner ng school. And so balikan ko kayo uli mamaya pag patapos na. Thank you, Ma'am. Thank you, sir. Good night. Good night, everyone. Bye-bye po. Good night. Ang gulo. Oh, sige, picture muna, picture. Paano ba? Yan, so tapos din sa wakas, isang oras din ng meeting namin. Eh, anong oras na? 9, yes. So, ayan guys. So, hindi ko alam kung anong next na gagawin ko. Maliligo siguro ako and magtutugtog saglit. Tugtog pag sinipag. And then manunood ako ng isang episode siguro. Ay, nakikita niyo yung reflection ko. Ayan, so sige. Later ulit, wait. Haha. Nakamiss din manood nito. Ang tagal kong hindi napapanood to. Grabe. Chapter 6 na ako. Yay. Actually, finally, makapunta na ako sa chapter 7. Episode 7 pala, haha. So, ayan, medyo inaantok na ako. So, okay na sa akin yung isang episode. So, mag-prepare na ako saglit kasi matutulog na. So, wait lang guys ha. Mag-prepare lang ako. So, ayan guys, tapos na ako mag-toothbrush and mag-prepare. And ngayon ay matutulog na ako kasi maaga pa yung lesson ko bukas. So, salamat sa pagsubaybay sa isang vlog ko na naman ng isang buong araw ng aking buhay. A day in my life. So, sana kahit paano is na-entertain ko kayo and na-enjoy kayo sa aking konting pasilip sa aking buhay. So, I mean sa aking araw. Okay, so salamat sa panonood. Sana supportahan niyo ulit ako sa susunod na vlog. And pasensya na kung hindi pa rin perfect yung iba kong mga ginawa or mga pinakita sa inyo. Pero everyday natututo naman ako. So, ayun. So, medyo antok na. So, good night. So, salamat po sa panonood. And see you soon.